Brenna. Bakit? Wala lang. Anyway, I'll go. You're always thinking of the task. Not everything here. No. Hindi. Why? Why? Why what? Hindi sa task. Hindi, no. Not like that. Why am pero I talking to you this way? Super strange, no. Because siguro at one point, you really have to talk about some things. And then, siguro for me, sa tingin ko lang, it's high time, you know, I talk to you. Kasi kuya always, does or says something. Oo, sinasabi niya sa akin na, ikaw, napakamalihim mo. Parang ganyan. See? Kasi, I knew it. Lagi niyang ginagano. Ikaw, napakamalihim. Eh, sinasabi ko sa'yo, hindi lang si kuya nakakapansin. Okay. Diba? And then, yun lang, siguro ang sa akin lang, why I'm really talking to you is, number one, we never had any sort of real conversation. Diba? If you've noticed, it's always fun. I've never had a real conversation to anyone. No, I think. Well, at least that's what I'm trying to do right now. Divine, si Divine lang siguro. Pero, we're talking about her and her exes, not about me. Yeah, so ako, sa tingin ko naman, I just wanna have a decent conversation with you. Kasi, who knows, my time here is not very matagal. And who knows, when we get out, hindi na rin naman kita makikita. Diba? So, it's just a chance that I have right now. And huwag mo kumunot, dahil this is just a natural thing that people do. They talk to other people. Relax ka lang. Okay. Yeah. Wala. I overthink. No, you're too smart for your own good sometimes. And you are a smart girl. That's one thing I admire about you. Ano ba? Bakit? Paano mo nasabi? Well, nung task natin naalala mo yung CSI, grabe, ultimate turn on yun. Alin? You were in the zone. Bakit? As in, mag-uumaga na, tapos ikaw yung really good qualities about you. Bakit? Kano magtaka, alam mo naman siguro. Ano nga, hindi na. I mean, para sa akin, ikaw yung nag-lead talaga ng ano. Ikaw yung nag-lead ng mga bagay-bagay. You know, kahit as later stage, I was the one writing on the board, but I listen to you, nakikinig ako ng time na yun. Kasi, sabi ko sa'yo, backgrounder lang, nung New Year, sinabi sa akin ng mga housemates sa kabila na, you know, I should learn to listen more sa ibang tao. And when we came here, I wanted to listen more to other people kasi maybe I'm putting myself in front all the time, which ayoko naman na ganun. Gusto ko rin na maramdaman ng tao na, you know, I'm not making myself the hero of everything. Ayoko nang ganun. So, you know, I was listening to people and definitely, ikaw, napansin kita. Every time na merong ano sa dahil, you'd think, you're in the zone na parang hindi ka pwedeng istorbo. And then, nung pupunta tayo sa confession room, when you ask those questions, sa tingin ko, you were spot on sa lahat ng mga things na kailangan mo malaman. So, that's a really good quality para sa akin. Which is very admirable. Thank you. Hindi ko alam para mag-take ng compliment, pero thank you. Anyway. Well, people should start giving you more compliments. I'm pretty sure when you get out of here, my guts. They will say, alam mo, ang galing mo sa task. Yung mga nakapanood sa'yo. Sure. Hindi mo yung makikita kasi it's always somebody else who would tell you. And at least, kung nandito pa ako sa zone na hindi pa tayo magkakilala at I'm just getting to know you, I can say it dahil yun lang yung napapansin ko. Hindi ko alam how to react. Hindi mo naman. Wala lang. Just okay. Or you don't even have to say things. Okay, ano lang. First impression mo lang sa akin. First impression. Sige, isali mo na yung nag-clown ako dito. Inis ako sa'yo nun. As in, kasi, parang bume below the belt ka na in a way. Nang nandito ako? Oo, bume below the belt ka na. And may sinasabi ka to other housemates na nakaka-offend na. May sinabi ka sa akin na nakaka-offend. Yung gusto ko nang maanghang, may ligaw sa spicy food. Sabi mo, ano ka ba? Bakit mo ginaganyan? Bakit kumakain ka ng sili ganyan? Baka magka-almoranas ka, hello, I'm eating. Tapos, yun ang sasabi na. Ayun sinabi ko. Hindi, sabi mo, almoranas. Sinabi mo, full word. Yan. Tapos? Nakaka-offend. Ayoko talaga sa'yo nun. Honestly, nung
nung after mo umalis, tapos sinasabi nila, si Paco yung bampas. I hate him. Huwag ganun ako sa kanila. Alam nila yan. Lumabas? Si Paco yun, yung dati namin. Oo. Anyway. Tapos? Yun nga, sinasabi nila na ikaw daw yun. Tapos sabi ko, ah, okay. Ayoko siyang makita, makilala ulit, or whatever. Ewan ko. Ayoko sa'yo nun talaga, honestly. Ikaw kasi, okay ka namang tao. Ano ka lang siguro, you're very competitive na umu-overboard ka na. Dun sa, ito yung competitive level na katanggap-tanggap, na healthy competitive person, yan, ganyan. Ikaw nandun ka na eh, na parang nilalagay mo na siya masyado sa utak mo. Sa puso mo na hindi, kailangan ganito. Although, nagkwento ka nga nung laba-laba na yun nga, naging personality mo yung pagiging competitive kasi nga, gusto mong improve ng improve yung sarili mo all the time kanya. Pero, you should learn, yun nga, sabi nga din ng dati mo, ng mga housemates mo na nasa industrial kayo na you need to learn to listen to other people, blah, 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 ganyan, ganyan. Nakikita ko naman na you're trying, pero yun nga, minsan siguro meron ka pa rin sablay. Oo, na ano. Although, thank you. We all have, ano, bad sides. Ako, may bad side okay naman ako. Well, diba, as you said, you're a prank person. And siguro at a certain degree, ako rin, prank. Pero, na-mention din yung dati ni Divine eh, na it's just task, ganyan, it's just, you know, we should find the fun in it. Kahit sa kuya nagsabi, diba? So, anyway, kung ano man yun, I don't even want to reason out. Just wala mag-apologize. Mm-mm. Kung ano man yun. Sorry din. It's alright. It's cool. Keep it. Hindi, pero gusto ko lang mag-apologize kasi sa tingin ko rin naman, I think I want to know you naman. So, magkasama rin naman tayo dito sa bahay. So, and sabi naman ni Kuya na ang ugat ng show na ito. Even though, we are aware that this is a show. Ang ugat naman talaga niya is papakatotoo. And I don't fancy, or just so you know, makaisipin mo sick person ako na nagpa-fancy ako ng hate. And, oh yeah, come on, hate me more, baby. Hindi ako ganun. Honest lang yun na gusto ko mag-apologize sa'yo. And minsan, siguro, ano, parang, actually, kinikilig ako minsan pag ano, parang tinatapso ka sa akin eh. Hibigan. Okay.